Farmers, nandito tayo sa bukit at nag-aani ng palay. So ito, makikita nyo, mapapansin nyo, meron tayo ditong mga palay, o butil lang palay. So ito ay tinamaan ng tungro. Itong tungro, mga ka-farmers, ito yung sakit ng palay na dumadapo. Ito, kaya na-harvest natin ito ng maaga. Ngayon, palaging umuulan. Buti na lang ngayon at huminto yung ulan. So, na-harvest ito ng maaga kasi tinamaan ito ng tungro. So, ito, hindi na ito mapapakinabangan dahil basang-basa sa ulan. Meron pa ngang insekto. So, ni millipedes. Kapag itadaan natin ito pabalik dito sa blower, hindi na masiseparate yung butil ng palay sa ibang mga yung butil na walang laman. So hintayin muna natin itong matuyo at pwede nating ibalik dito. Pero ngayon, medyo madami-dami ang na-reject natin sa ating mga palay kasi nga tinamaan ng yung tawag sa amin na sakit is tungro. Ito din, mga ka-farmers, ay yung mga butil na palay na tawag dito ay ipa, o yung hindi ito yung rice bran, yung rice hull, mga ka-farmers. Ito yung tawag dito is ipa. So meron pa itong mga laman, yung iba dito meron pang laman na butil ng bigas, ang iba naman ay wala na. So ito, pwede din nating itong ipakain sa mga manok, pero sisiguraduhin lang natin, mga ka-farmers, na hindi masyadong marami ang ibigay natin sa mga manok dahil ito ay napakatulis at baka masugatan yung lalamunan o balulunan ng ating mga manok. At ito rin ay magkukos ng hindi sila matutunawan. So maaaring ang ating mga manok, kapag hindi natunawan, magkakasakit o di kaya mamamatay. So ingat lang ang pagpapakain sa mga manok nito, huwag masyadong damihan at baka masira lang sila. Pwede din ito, so number one din itong kinakain ng mga bibi. Kung meron kayong mga bibi, pwede din itong gawing beddings o pagkain nila. So ito, isang tip na rin sa inyo, mga ka-farmers, kung anong pwede nating ipakain na alternative na patukas sa mga manok at sa mga bibi natin. So ito naman, mga ka-farmers, ito yung tinatawag na dayami. So marami ding gamit ito sa farm, especially sa pagkain ng baka. So ito, binibigay natin, isusupply natin bilang pagkain nila or forage. So pwede din gamitin ito pang beddings ng mga manok. So ilalagay natin sa beddings nila para hindi mabaho yung kanilang mga ipot. At pwede din itong gawing, kapag ito ay nagiging tuyo o dry, pwede din gawing panggatong o ilalagay natin sa ating dapugan. So ang tawag sa English nito ay rice straw. So mas mabuti ito ipapakain din sa mga manok, bibigay natin sa manok, dahil meron pang mga butil na natitira. Yan, makikita nyo. So gustong gusto ng mga manok na kumain ito dahil meron pa silang mapapakinabangan. Katulad nito, oh, meron pang mga butil ng palay. So ito ang maraming gamit ng dayami o rice straw sa ating pagpa-farming. Pamadan. Pamadan ang yuta. Pamadan ang kuhan. Magtanong, tinanong na ba? Anong nanay? Dili, sige, butangan og tubig. Og ma, kuhan pa, kada bang kuhan pa? Mga 1 month, ikas pagtanom. Inang lang pamadan. De, pasodan lang pong tubig, bago. Dry and kuhan na yun. Para ang tungro dili mo kuhan. Dey, yung muna itong bro, unsa may ikaw na, unsa may tambal? Kuan. Piradan. Piradan man itong guan. Yes, kuan sa mis. Pwede ko nung kasimbus. Dili, piradan. Naing sa labo din din na simbus. Unsa may spray ra na? Kana, kaya ka mas lalong. Isabod. Isabod, piradan. Dili, dey, dili kay... Namas lalong. Namas lalong, mas gamot na. Gamot, ugat. Pag-ibot na dito ba? Pag-ibot dito, muna itong grow. Ah, di ay. Oo. Oh. Okay, let's go, So, mag-sample tayo ng tungro para malaman nyo at makita nyo yung ano ba ang itsura ng tungro. Makita ba na?
lang itong drop. Hindi man yung 0.5. Tanggalin lang ang slipper. So, papasok tayo sa bahay. Ni kuya, hindi ako magtang-tang ka mo rin magtang-tang. Ma, linawis ng iyang hilo ng iyang doon. May hilo ng... Kailan ikakahuntay? Unong, unong nagkakahuntay. Kana aramig itong grow ng unong? Naman eh, oh, okay. Atong dali kang dalpa. Kami, kami. Itong grumane. Dara, dali rahu kasi. Hindi limpi yung tubig diri. Dito ba na dila? Ay, mabila capture ng itong grumane. Eh. Dali rahu. Hindi limpi yung tubig. Hindi po. Klaro ba? Na iyang murag malata na iyang kuan ba iyang gamot ni ana na siya si lalom ana siya diris gamot ba mukha mo klaro pa ito na itong po ni siya apa si siya di na nak siya mukuan na di wala na ya kay mo latak kuan man iyang iyang gamot ba di na kuan ay na kayo ni Luis ang iyang kuan dito doy dito doy sa taas hilo iya ko be ibu na oh iya ko hugas dali itong roommate ya si ini English ang itong roommate kanya may gigilo iyang kuhan taas okay ang iyang gamot wala naman wala naman ka pangsyon oh kuhan naman lata na oh lata gumay na maggamot oh si biyang una din mapatay ana ng gamot 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 mo yatakihon oh munang mag di pa na siya mo kuan sa nang mumabdos di pa na siya kanang kuan pa alam mga 2 months pa ni 1 month gitongro na daan paingon na siya mo yilo na siya mo yilo mulalag na siya sing galalag dayon ug imo nang abunuhan dili pero kuan ra ana ang uban. Dili man guni makuan kayo kay Puradan pero kuandra. Pero mamunga ra gihapon siya. Una mamunga siya, wala Puradan pero di na ingon nga katubang kuan kayo. Magba na lang kayo. Ang iyang bunga. Di nalago ang bunga. Oh. Ano, daw ta na iyang gamot. Pag ana siya ang gamot, pag ari na dire wa na do kuan na di mo nang daw ta iyang kuan. So ganyan po ang tungro, ang sakit ng tungro. Dito magsisimula sa roots o sa ugat ng palay. So, ang kalabanan gud ani kanang dili ayo ang land preparation. Diretso ra dili ayo ang pagkuan kay ang baho sa pag ana dili mga matay ang kuan ba? Ang gamot dito suan, mga sagbot dili mga matay mo apektar dinhi sa kuan. Sa gamot. Okay. So yan mga ka-farmers, yung may resulta ng tungro. Tinamaan ng tungro. So ito, makikita nyo, konti na lang yung kanyang butil ng palay dito sa itaas. So dito mayroon naman tayong example. So yan mga ka-farmers, isa din yan tinamaan ng tungro. Yan konti lang yung butil ng palay. At nagiging yellow yung kanyang dahon. So, titingnan natin. Isang sample.
Lambot ang siya ng humok. So nalalanta na yung kanyang ugat o yung roots ng palay. So ganyan ang resulta kapag tinatamaan ng tungro. So ang usa sa kwan sa tungro ug ang binhi may tungro na daan, may kwan na ay inhire kwan bang kuan na ay kuan dili gud mayo ihugas. Oh turo turo tu sa area. Oh, kuan. Hindi ba diri? Ginalbo na ni. Oh. Diri ra kadoy, subay doy. No, no, no. Na oh, ana. Kena oh. Una, kena nang mugbo nga kuan. So, yan mga farmers yung mga tinamaan, yung mababa yung hindi pantay yung mga palay na pagtubo dahil nasalot na nga, patay na yung ugat. Kaya hindi masyadong nakatubo yung tinamaan ng tungro ito. Mababa na. Tapos yung mga butil niya, parang ang pangit tingnan. Wala na bawasan ang tubig sa kuan. Walang nikos o kuan. So ang cause pala nito mga ka-farmers ay yung nasobraan yung tubig dito sa palayan. So yun ang cost ng tungro. Usa sa cost, isa sa mga cost pala. Tapos another cost is yung wala ano, binhi, yung binhi ng palay na tinanim natin ay tinamaan na ng tungro. Isa din yun sa mga causes. Malapit na pala itong anihin. Naghihintay lang kaming uminit yung panahon. So kung wala ng bagyo ay tatanggalin na ito o gagalabin na. Galab dito ang tawag sa amin. So ang variety nito mga ka-farmers, isa ang variety nito is 216, napakagandang bigas. So maghihintay lang kami sa magandang panahon at i-harvest na ito. So itong kanang usual nga og maunom na unong kakahon niya, wala itong bro, pila man kasapo ng maani. Kuan. Kanang usa unom kakahon o unom kakahon. Wala itong grow wala nang dusi kakahon, dusi kasako ayan karon na itong grow pila ra man lima. So yun mga ka-farmers, ito makita mo anim na kahon yan. Kung hindi yan tatamaan ng tungro ay aani ito ng 12 na sako ng palay. Pero dahil tinamaan ng tungro ay umani lang ito ng 5 sako. So ganun kalala ang sakit ng tungro dito sa mga palay. So ito mga ka-farmers, yung tanim na second batch, hindi pa ito namulaklak at hindi pa namumunga. So peligro pa rin ito tatamaan ng tungro. So kinahanglan ay kailangan nating mapagmasid sa ating mga palay. Dapat hands on talaga ang tagtanim nito, tulad na tatay, siya ang naka-assign dito at siya ang nagtatanim. So dapat hands on talaga, everyday check talaga yung mga palay na hindi ba tinamaan ng mga insekto, yung mga sakit o especially yung tungro. So hopefully ay ito ay masagana ang ating pag-aani dito sa second batch ng mga palay natin. Ayos! So ito mga ka-farmers, kung mapapansin nyo sa last video ko, yung pinapakain ko yung mga manok natin ng yung binhi ng palay na hindi na lagay dito sa kahon ng mga palay, yung dito lang sa kanal. So ito na yung mga palay mga ka-farmers, no? Makikita nyo, ito wala na ito dun sa mga kahon, nandito rin yung sa kanal. So ito na, tumubo lang pa rin. So ito yung mga butil ng palay. So kahit na nandito lang sila sa kanal, walang abono, walang fertilizer, walang chemical na na-spray, tumutubo pa rin yung mga tanim natin o yung mga palay na nandito lang sa gilid ng daan. So ito yung So yan, napakadami. So pwede natin ito ipakain sa manok pa rin. Yun lamang sa video na ito mga ka-farmers. Hopefully meron kayong konting natutunan sa ating ibinahagi about dito sa ating mga palay.
So sana ay nag-enjoy din kayo sa ating mga video. At hanggang sa muli, kung meron kayong mga katanungan ay mag-comment lang sa ilalim at ating sasagutin yan. So see you in my next vlog mga ka-farmers at happy farming! Woo!